po mga kagreeny. Good day po mga kagreeny. Saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, share ko po sa inyo ang aking Graph to Petalum collection. At magpo-Purple Delight tour po ako. Maliban sa itutour ko po kayo sa aking Purple Delight, gusto kong i-share sa inyo ang aking mga Graph to Petalum collection. Dito sila banda. Ito yung number one kong favorite na variety ng succulent na kinokolek ko. Kasi ito yung mga lush type, bushy type. Dahil nag-comment si Sis Nancy Balustre, Ma'am Ana, pakitour naman sa mga Purple Delight mo. Salamat po. At alam nyo ba na umaambun po ngayon, na yan po, basa yung floor ko. Umaambun lang siya. Gusto ko na malakas ang ulan sana. Pero kakaiba siya, umaambun pero maliwanag, parang may sikat ng araw. Kakaibang weather, masakit sa ulo to. Sipon ubo ang ano nito, dala nito. Sana lumakas siya para hindi ako magdilig. Ang dami kasi, napapagod ako. So, umpisahan ko sa aking mga lash type. Ito yung aking mga marinade Graph to Petalum. Dalawang pot po ng hook hanging ang aking marinade. Ayan po sila. Looking good. Ayun, medyo nakakalbo. Hindi mo nakakalbo, nadidehydrate. Kasi nga, halos walang ulan. Grabe. Kailangan din kasi po ng ating mga succulent or mga plants yung rain. Kasi meron silang dalang hydroperoxide. Nakakatulong para gumanda ang ating mga succulent. So, yan po yung aking marinade. Dalawang pot po sila. Hindi sila stress ngayon, pero maganda naman po yung kulay nila. Soon, magpo-propagate po ako para magkaroon uli ako ng mga panibagong marinade. Maglalagay ako sa clay pot or sa plastic pot. Ayan po yung marinade. Inuna ko siya kasi siya yung mas maliit na dahon. Dahil ang katabi naman niya ay ayan, halos kahawig niya. Graph to Petalum Mendocei naman po siya. Ayan po. Mas malaki po yung kanyang dahon kumpara kay marinade. Eto si Mendocei. Marami ng damo. Ayan. Hindi pa ako nakapagdamo. Lush din po siya. Ang lusog-lusog niya po. Ayan. Ipopropagate ko na nga siya eh. Kasi nahitik na hitik na siya sa kanyang pot. So ayan ang aking dalawang Graph to Petalum na nakalagay dyan sa taas. Naka-hook hanging. May kahawig pa rin sila. Ito yung Ellen. Magkakahawig po talaga yan. Marinade, Mendocei, tsaka Ellen. Ang pagkakaiba lang po nila, yung laki po ng leaves nila. Ayan o, yung bilog ng rosette nila. Yun po yung pagkakaiba. Ayan po yung Ellen ko. Meron din po akong Ellen niyan doon sa hook hanging. Pero kumonti siya. Kasi, ayan po. Buhay naman. Konti nga lang po. Kasi may sumalbahi sa kanya. Yung before na mga maya, kinalkal nila. Hindi ko siya natakpan ng ganyan. Kinalkal nila hanggang sa namatay. Ayan na lang po yung natira. Pero at least may natira. Healthy po yan. Pag tumaas sila, magpo-propagate po ako ngayon. So, balik tayo sa aking Ellen na ito. Madali po sila alagaan, yung mga graph to. Kaya number one ko silang favorite. Sunlight, watering, okay po sila. Yung katabi po niya na gusto ko ngayon, lahat po gusto kong ipaalala. Gusto ko po sila lahat. Favorite ko po sila lahat.
kasi baka magtampo naman sila. Ayan, yung mga succulent na yan, baka magtampo sila. Hindi ko sila sinabihan na favorite ko sila, favorite ko po kayo. Pero ngayon, dito muna tayo sa aking mga grafto fetalum. Ito si Arunpe. Ang akala ko, hindi siya mabait. Pero nagustuhan ko talaga siya. Kasi ayan po, oh. Ganda. Ang ganda ng stressing niya. Katabi niya si Apricot. Si Apricot ay Pachypytum siya. Hindi siya, ano, grafto fetalum. Kasunod niya, ito si Korean Rosette. Payat nga siya eh. Kasi ayoko nga siya biglain sa watering. Hindi ko lang alam kung grafto fetalum siya. Kasi ni-research ko siya, hindi ko makita. Korean Rosette, iba yung lumalabas. Pero dahil ganyan yung type ng kanyang stem at saka leaves, hinanay ko na lang siya dyan sa grafto fetalum. Ayan. At katabi niya, si Murasaki. Yan si Murasaki. First time ko magkaganyan. Yung iba payat yung leaves nila. Kasi hindi ko pa sila nadidiligan. Okay lang po na ganyan yung leaves nila. Kesa po, ma-stem rot sila. Dilig lang po ang katapat niyan. Ayan si Murasaki. Halos magkakahuwig talaga yung mga grafto. Ang pagkakaiba lang nila pag lumaki na yung leaves nila. Ito naman yung katabi niya, si Super Bomb. Yan po yung bago kong Super Bomb. Ganda po niya. At ito po yung old ko na Super Bomb. Ayan po. Halos 1 year. Going to 2 years na siya. Ayan po. Dati po, nasa hook hanging siya. Ang problema ko po sa hook hanging, nagbe-bend siya. Ayan po, kaya nga nag-bend siya, oh. Kasi, di ba ang hook hanging, ganyan po yung itsura, oh. Yan, magiging ganyan siya. Pababa siya, magbabay siya. Kaya nilipat ko po siya dito sa clay pot para tumayo po siya. Okay naman. Ganda naman. Yan ang aking Super Bomb. Katabi naman niya yung mga ghost plan. Yung ghost plan ko po, mga leaprop ako na po yan. Halos wala na pong mother dyan. Kasi nung nabili ko siya, kukunti lang po talaga yung ghost plan. Halos isang stem lang. Pagas yung stem niya, ang leaves iilan lang. 5, 4. Pag pinropagate mo sila, ubos. Kaya ang ginawa ko, pinropagate ko po yung mother niya. Ayan po. Nung pinropagate ko, ganyan na po siya kadami. Mga anak niya na po yan. Meron po ako niyan dito sa leaprop ako. Ayan po, oh. Ayan siya. Malaki na po siya. Leaprop ako lang po yan. Bago ko na ito, na ghost plant ko. Galing pa po yan dito. Ayan. Diyan ang leaf ko pa po yan kinuha. Madali lang po sila i-leaprop. Bakit may mga ibang succulent lover na nahihirapan po sila i-propagate through leaf yung mga grafto fetalum. Samantalang, ang dadali lang po nila i-propagate. Lalo na po yung mga binabanggit ko. Ayan, Sis Nancy. Ito po yung aking mga Purple Delight. Wala na po yung pinapakita kong mataas na mother na 2 years na sa akin. Years na sa akin or mag-4 years na. Ito po yung kasama ng mother na yon. May pinakamataas siya. Pagkatapos, ayan po yung nasa ilalim ng mataas na yon. Ayan po yung kasama ng mataas na yon. Yan sila. Mataas na po sila. Dehydrate nga sila ngayon dahil hindi ko pa sila nadidiligan pero ang ganda po nila. Ito po yung mga kasama niya. Ito, hindi siya mother, pero kasama po ito ng mataas na yon na lagi kong pinapakita. Ito po, mga leaprope niya. At itong 5 na yan, ayan po yung pinagputulan ko dun sa mother. Buhay na po sila. May nagtanong nga ng update ko ng cut na yon. Ito na po yung pinagcut ko. Purple Delight dito po sa hook hanging. Ayan po. Tanggalin ko lang yung ano niya. Kanyang takip. Ayan po, nakaisang pot po ako dyan. Ayan po siya. Madali rin po siyang
lang i-propagate through leaf po, hindi po kayo magkakaroon ng problema. Meron din po ako niyan dito. Ayun po. Ayan. Malaki na rin siya. Malalaki na rin po yung aking mga leaf propagation dito. Ayan po. Ayun po yung aking mga grafted petalum at yung aking purple delight. Ang purple delight po kasi variety po siya ng grafted petalum. Ang mga grafted petalum ko po ay nandito kasi po pinagsama-sama ko na po yung mga variety na yan. Ito po, pag nandito na, graptoberia na po yan, yung pataas dito. Ayun po yung mga kalankowi ko, nasa taas. Ito po yung mga sedum. Yan, ito yung mga krasula ko po. At lahat po na nandito ay echeveria. Marami po kasi talaga yung variety ng echeveria. Oo, yung tipong bibili ako ng lush type, pagkatapos makikita ko siya, echeveria pala siya. At saka mas marami po kasing magaganda yung form ng rosette sa echeveria. Kaya po marami po akong nakolect. At dito po sa taas, sama-sama ko po yung aking mga cactus. Ayan, mula po doon. At yun ang aking leaf propagation. At yung nasa taas po, ano po yan, mix po yung aking mga nilagay dyan. Ito yung aking mga stinky. Yan, may cactus din ako rito, si Blue Boy. Ito yung propagation ko ng Moonstone. Wow! Ayan po, oh, ang ganda niya. Hindi ko pa po siya natatabi doon sa mother niya. At nilagay ko na rin po yung green beets ko. Ayan po, before ay leaf lang po siya. Leaf lang po talaga to. Yan, pagkatapos nilagay ko lang po dyan. Ayan na po siya. Ito po yung mother niyan. Matanda na. Ayan po. Yan po yung mother niya. So, ayan, sis Nancy Balustre. Natour na kita sa aking grafted petalum na collection at sa purple delight ko. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants kagaya ko, ornamental plants, cactus, and succulents, please po, palike po ng aking video na ito. Kung gusto ninyo, i-share din po ninyo. And don't forget to subscribe po. Ana Doran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga kagreenie.